Wala din pala kwenta ipa-anti-rabies ang alaga. Pag nakagat ka, need mo pa din magpa-anti-rabies vaccination. Ayan, sabi ni Elena Bordo, salamat sa iyong opinion, ano, sa comment. Pero mali naman po yun. Kasi po, yung alaga po ninyo, kaya nyo po papabakunahan para sa kanyang kapakanan, para kung meron man siyang nakasalamuhang aso or ibang hayop na makakuha siya ng anti-rabies o makakuha siya ng rabies virus, ay hindi maapektuhan yung alagang aso mo at eventually, no, hindi rin siya makakapag-transmit niyan kasi siya mismo hindi maapektuhan. Pero ngayon, kung ikaw nakagat ka nung alaga mo na yon, bakit kailangan magpa-anti-rabies ka rin? Hindi naman dahil sa ano, walang epekto yung anti-rabies vaccine dun sa aso mo. Meron naman. Pero gusto lang natin na makadoble ingat to be sure, no, na yung aso mo, kasi may tinatawag kang ano eh, may tinatawag yan ng vaccine failure eh. Okay, sabihin na natin, di ko alam kung ilan yung ano yung talagang merong vaccine failure kasi wala pa akong nakitang studies about yung mga binabakunahan dito sa Pilipinas. Sabihin na natin na merong 10% vaccine failure. Ibig sabihin ng vaccine failure, in-injection nga pero hindi gumana. Ano, ito ang number one, pinaka maaring reason yan, ay yung nagbakuna ay hindi marunong. Hindi naman licensed vet. May mga gumagawa ng ganyan. Hindi naman sila bakuna, hindi naman sila certified na veterinaryo, hindi naman sila lisensyadong magbigay ng bakuna sa mga hayop, ay ginagawa nila. Bumibili ng mga rabies vaccine doon sa mga kung saan-saan mga poultry supply agri-vet. Oh, mali yun. It's illegal, no? Bawal magturok ng anti-rabies vaccine ang hindi supervised ng vet o yung vet mismo. Alright? Pangalawa, pwedeng magkaroon ng vaccine failure kung yung aso mismo ay hindi nag-elicit ng appropriate immune response. Ibig sabihin, binakunahan nga pero yung aso ay may problema sa immune system niya, ano pat hindi pa rin naglabas ng antibodies yung aso dahil dun sa vaccine. Ayun ang purpose talaga ng vaccine, para maglabas siya ng mga antibodies dahil doon sa virus na pumasok sa kanya. Pero yung virus na pumasok sa kanya from the vaccine ay hindi ano yun, hindi yung mismong virus yun na buhay na nakaka-cause ng rabies sickness. Okay, so may mga reasons for vaccine failure, or maaaring na-injectionan nga yung aso ninyo, nagkaroon ng epekto pero mabilis bumaba yung immune response, mabilis bumaba yung antibodies na na-produce. Okay, so ang gusto natin, no, maging sigurado tayo na yung aso ay bakunado, sigurado din tayo na ikaw din, kung ikaw ay nakagat ng aso mo. By the way, kapag nakagat kayo ng aso, nakalmot ng aso o ng pusa, ay ang pang sabunin nyo kagad ng Super Dog Soap. Ito ay may mga antiviral, antibacterial, antifungal properties, available sa TikTok, Shopee, and Lazada natin, and dealers nationwide. Super Dog Soap, the best soap for humans in the multiverse. Bakunado ka rin para mas paliit ng paliit yung risk na tinitake natin o yung risk na ikaw ay mismo maapektuhan ng rabies virus. Alam nyo, hindi naman dapat ganyang kaselan, hindi naman dapat ganyang kagastos at kahirap kung sana ay inayos na ng gobyerno yung kanilang mandato na alisin ang rabies from the Philippines, no? By 2020 dapat yan. Hindi nangyari. Paano hindi natatanggal lahat ng mga stray dogs? Hanggat may mga aso sa kalsada, hindi mawawala ang rabies sa Pilipinas. 200 to 300 people will die every year. At sana, wag na lang kayo, wag kayo mag-isip ng mga ganyan o magpakampante.